Good morning uli mga lods. Once again, my name is Roland the tutorial. Andito na naman po tayo. So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog sa medyo matagal-tagal ako kasing naging busy gawa ng ulan. So, kailangan maraming trabaho kasi pag tag-ulan. Ang maintenance kasi pag tag-ulan kailangan maraming siyang i-maintain. So, ito nga tayo ngayon na magtuturo naman tayo ng isang isang drawing na basic na pagbabasa ng plano. Kasi may nag-request doon sa isang video ko kung paano magbasa. Gusto nila basic lang. So, sisimplihan lang natin yung ating pagtuturo. So, yun nga yung gagawin ko ngayon ay isa-shoutout ko muna yung aking mga diyan, mga subscriber. Yung solid kong subscriber dyan. So, shoutout sa inyo. So, mga bago pa lang, huwag nyo naman po kalimutan mag-subscribe. Pinutin nyo na rin ng notification bell dyan para maging updated ko sa ating mga bagong tutorial video. So, shoutout sa inyo lahat mga lods. Aking mga dyan, mahal na subscriber. So, thank you talaga. So, start na tayo sa ating tutorial video. So, ito na nga idol, sinetap po muna yung aking camera para kita nyo yung aking didiscuss sa inyo. Example lang to, ito ay base lang sa aking mga karanasan. So ito yung natin plant. So may floor plant tayo ngayon. So itong floor plant na to yung bubuhusan pa lang siya, yung makikita nyo puro bakal pa lang siya, bakal. So turo ko lang sa inyo kung paano nyo isi-set up, ma-identify yung location ng alimbawa, nasa tayo ngayon, nasa plumbing, alimbawa plumbing. So sa dalawang room na to, kailangan meron siyang dalawang CR. So wala pa yung pader. So hindi nyo pa ma-identify kung saan nyo ilalagay yung yung islib natin. Ito ating pag-islib sa mga alimbawa mga high rise. So makikita nyo doon sa taas niyan puro bakal pa lang. So hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay yung inyong mga abang. So bigyan ko lang kayo ng tip kung paano kayo magli-layout ng alimbawa electrical, plumbing or air protection o sprinkler. So kasi yun ang dating trabaho. Electrical, plumbing, sprinkler. So yan ang aking mga ituturo sa inyo sa susunod. So mag-focus muna tayo dito sa request na to ng isang ating taga-subaybay. So start na tayo dito. So ngayon bigyan tayo ng engineer ng tiningnan natin yung sa blueprint niya kung paano natin i-layout ngayon to. Ito yung focus natin mga CR. So ang skill natin sa floor plant ay 1:100. 1:100 siya yan. 1:100. And then ang gagawin niyo muna yan, ang first step niyo, makikita niyo puro bakal pa lang yon. Kailangan niyo na mag-slip kasi bubuhusan na nga. So ang first step niyo yan, siyempre makikita niyo doon sa floor plant 1:100. So ang gagawin niyo, susukatin niyo yan. Buong yung buong floor na to hanggang dito. So meron siyang 25 cm. Ibig sabihin yung sukat niya ng 25 cm na yan ay 25 meters. Bawat isang metro 1 meter. So sa kabila naman meron siyang 15 meters. 25 by 15 ang kanyang floor plant kabuhan. So itong kung nating layout. So kung nakukat nyo na yan, susukatin nyo na dito yan, dito sa dulo nito. So kukunin nyo yung dulo nito, yung area nito. So ayan, pag nakuha nyo na yung area nyan, na-identify nyo na yan. Halimbawa yan 15.5. Ibig sabihin 15.5 15 meters in half. Identify nyo na yan dyan.
pakukuha nyo na yung layout nito kung saan kayo mag-i-slip ng slip ng lavatory, water closet o shower. So sa shower natin, meron tayo diyang floor drain. Sa area to may floor drain yan. Kailangan nyo mag-slip dyan. Dyan sa ano, area nyan. Tapos and then sa water closet, kailangan nyo dyan ay air vent. Mag-slip kayo dyan dito. 2 inch na ano, PVC pipe, orange. Dito rin 2 inch din yan. And then dito sa water closet, mag-slip din kayo dito ng 4 inch para sa stub out ng water closet. So ang ano nito, ang standard itong sukat, pag ganyan slip pa lang, 12 inches, ilalagay nyo 12 inches. And then dito sa ano na to, mag-slip din kayo dito para sa top T ng ating ano, ng ating ano, laboratory. And then maglalagay kayo dito sa ganito ng slip din ng didos para sa drain. Ito may drain din dito, drain dito. So stub out and then air vent, top T. So yun lang muna ilalagay nyo dyan kasi ano pa lang yan, slip pa lang natin yan, mag-i-slip pa lang kayo. So ganun lang ang paglalagay ng ating ano, abang. So kung na-identify nyo na yung sukat na itong ganito, kung di nyo makuha yung sukat na to sa plano, makikita nyo yung skill nun, kung anong skill ang binigay sa inyo ng engineer. So sukatin nyo lang ng ganun sa plano. Pag nasukat nyo sa plano na dito sa ano natin. So ganun lang kasimple yung pagbabasa nito sa kapag-layout. So kung na-layout nyo na ng ganyan, ang giging problema nyo dyan, adjust-adjust na lang. Halimbawa, nagkaroon kayo ng adjustment, isi-centro nyo lang yan dyan. Halimbawa, ipapinalize na yung mga abang nyo. So ganun lang ang paglagay natin, papinal. So sana na yung unawaan nyo yung aking pinaliwanag. Sukat dito kung anong layo nung ano na to, tapos yun din dito ilalagay nyo. Susukat. So yun nga mga idol, natapos na natin yung ating simpleng paliwanagan sa pagle-layout. Halimbawa, magle-layout pa lang kayo, yung gustong matutong mag-plumbing, mag-electrical, tumutok lang sa ano ko, sa channel ko, kasi iisa-isahin ko sa inyo lahat yung ating ang aking mga karanasan na ano, i-share ko sa inyo lahat yan. So konti-unti lang. So yun lang masasabi ko sa inyo lahat na aking mga taga-subaybay. So magpapasalamat talaga ako sa inyo lahat. So thank you talaga, maraming salamat, and God bless po sa ating lahat. Sana matapos na po itong ating kinakaharap na pandemya para makapagtrabaho tayo ng maayos at maging masaya naman ang ating pamumuhay. So peace.